mamaayos ang iyong living room so that you can spend time, enjoy spending time watching, maybe watching yung service ng Word of Hope. Diba? Ngayon, may mga smart TV na or Android TV that you can watch on the internet. Or maybe just enjoy fun times together watching movie or just playing in the house. Napakainam po na dapat po natin ayusin ang ating physical place na ating tahanan. Pero dapat din po natin ayusin ang spiritual life ng ating tahanan. So ngayon ay tingnan po natin ang mga prinsipyo mula po sa Psalm 127 so that we would have a godly home. Ang una po ay makikita natin sa verse 1. Ang bawat tahanan po kailangan po ng gagawa. Gusto mong magkaroon ng bahay, kailangan mong kumontak ng isang arkitekto at engineer para masimulan po ang pag-design at pag-put up ng tahanan. Kanina po nabanggit ni Pastor Jerry yung kahalagahan ng foundation na you have to go deep in order for you to go high, to go high up. No? Kung gano'ng mataas ang isang gusali, kailangan mas malalim, mas matibay ang pundasyon para hindi ito gumuho agad. Every home has a builder. Sa in the physical world, in the natural world, you need people to help put up your house. But in the spiritual sense, God is the builder of our homes. He's not working with hammer and nails. At hindi po mga physical na mga materials ang kanyang ginagamit, kundi intangible materials na tulad po ng pag-ibig at katapatan like character and leadership. You see, God desires to lay a foundation, putting up the framing and do the finishing work. Brothers and sisters, God needs to be the stated leader and the position of headship in each household. Dapat ang Panginoon ang namumuna at kinikilalang namumuna sa ating pong mga tahanan. Ano pong sabi sa verse 1? Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Mga ama na narito, kung nais po natin ang ating pong tahanan ay maging matatag, we need far more than what you alone can bring into the situation. Oo, na maaaring meron tayong talino, meron tayong lakas, meron tayong magwapuhan, ba? Meron tayong galing, pero ito ay limitado lamang. Ito ay may hangganan. Darating ang panahon na maaaring ang ating buhok ay maubos, ang ating pong lakas ay humina, ang ating pong talino ay mabawasan. Pero kailangan po natin, meron po tayong maasahan na source ng mga bagay na ito na kailangan natin sa ating pong buhay. At yan ay ang ating Panginoon na hindi po nagbabago noon, ngayon, at kailan.